At sa ibang balita, patay sa pamamaril ng isang Canadian ang lalaking nagdemanda sa kanya at ang abogado nito sa loob ng Cebu City Municipal Trial Court. Magbaril din umano sa sarili ang Canadian matapos masukol ng mga pulis. Iniimbestigahan na ngayon kung paano na ipasok ang baril sa korte sa gitna na rin ng umiiral na gun ban. Saksi si June Velicano ng GMA Cebu. Imbis na pagdiniglag, remit-mitlo na ganap sa loob ng branch 6 ng Municipal Trial Court ng Cebu City. Binaril ng Canadian National na si John Pope ang nagdemanda sa kanyang si Dr. Rene Raffles at abogado niyang si Juvian Atias. Bago palumabas ang hukom, nadidinig sa hinarap niyang kaso malicious mischief. Matapos upatay ang dalawa, nagtungo sa labi ang suspect at binaril sa Cebu City Assistant Prosecutor Maria Teresa Casinio. Critical ngayon ang kanyang lagay sa ospital dahil sa tama ng bala sa ulo. Para raw mahinto ang pamaril ni Pope, binaril sa 70 at kaliwang braso ng dalawang responding police. Nang masukol na, nagbaril umano sa kanyang kanang sentido ang Canadian National. Binawian siya ng buhay sa ospital. Walang pamilya sa Cebu si Pope na narito sa bansa para sa mga pinapaaral na scholar. Sa naturang pagdinig niya bago ang pamaril, walang security escort si Pope dahil nakapagpiansa siya. Gayunman palisipan kung paano nakapagdala at pagpasok ng baril sa korte si Pope. Lalo't umiral ngayon ang election kanban. Nganong nakasuod nga nagdagpistola, unya doon na raman ang history. Ang pulis nakahibaw ana, kay kana si Kinesia, isumbong naman eh. Kay magsige man ang katang-atang dito sa ani kang Dr. Raffles. Sunod siya. Bukod sa 357 revolver na ginamit sa pamamaril, may nakita rin ang mga pulis na kalibre 45 na baril sa bag ni Pope. Mas maayo unta kung makakuan gud ang security, maka-request sila. Bisa ka ng metal detector, unya stricto ho na yun ang ilan niya. Kasunod ng utos sa Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Serino na imbestigahan ang insidente. Personal na bumisita sa Cebu City MTCC Court Administrator Baidat Marquez. Dito ay inanunsyo niya ang pagkakasibak ng dalawang gwardiya ng Eagle Metrics Agency ng Bantay sa Gusali. Ina-reactivate na rin daw ang Judicial Security Group sa mga huwes. Nakausap ko rin si General Garbo. And he is sending at least 4 uniformed policemen starting tomorrow to beef up the security here. No? And they're also the judges here. No? Meron sila dito ngayon Judicial Security Group. No? So i-reactivate yun at gagawing more visible. Nadagdagan naman ng PNP ng 4 na uniformed policemen ang Palace of Justice. Mula sa Cebu City, ako si June Velicano ng GMA Cebu, ang inyong saksi.